Magandang buhay, tayo muli ay mag-aaral ng edukasyon sa pagpapakatao din. Pero bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa biyaya ng buhay. Pinupuri ka namin. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Mapagtanturin po sana namin ang kahalagahan ng pag-aaral bilang susi sa magandang kinabukasan. Bigyan mo po ng lakas ng pangangatawan ang aming mga mahal sa buhay, lalo't higit ang aming mga magulang, at masulit namin sa dunong at karangalan ang bawat sentimong kanilang pinaghihirapan. Gabayan mo po ang aming mga guro at pamunuan upang magampanan ang mga tungkulin sa kanilang balikat na kaatak. Huwag mo po kaming pabayaan. Hawiin mo po ang kapahamakan sa aming daraanan at puspusin ng Espiritu Santo upang maging maka-Diyos, makatao, makakalikasan at makabansa sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo naman ngayon ay dumako sa ating virtual classroom rules. So lagi nating tatandaan, lagi tayong maagang papasok sa klase. Pwede rin nating i-mute ang ating microphone para hindi tayo magkaroon ng sabay-sabay na nagsasalita. Okay, i-on lang ito kapag tayo ay may sasabihin o kapag tinawag ni teacher. Pwede rin naman natin i-turn on ang ating video pero para sa ikatitipid ng ating bandwidth at para hindi tayo mabilis maubos yung ating data, pwede rin naman i-turn off ang ating camera. And sana makinig tayo maigi, huwag din sana tayo kumakain habang nagkaklase at ang pinaka-importante, mag-enjoy lang tayo and do your best. Ang pag-aaralan pa rin natin ngayon ay pagpapatuloy ng module number 9, Espiritualidad at Pananampalataya. Tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo na para sa quarter number 3. Para sa ating mga obyeto, sa module na ito, ito yung mga inaasahan nating maipamamalas para sa mga sumusunod na kaalaman, kakayahan at pangunawa. Una, napangangatwiranan na ang pagmamahal sa Diyos ay pagmamahal sa kapwa. At ang ikalawa, nakagagawa ng angkop na kilos upang mapaunlad ang pagmamahal sa Diyos. So handa na ba kayong matuto? Tara na at simulan na natin. Para sa ating pagbabalik tanaw sa ating ginawa noong nakaraan, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ito ay mula sa mga Hebreo chapter 11 verse 1. So base sa ating binasang pahayag mula sa Biblia, ano kaya ang ibig sabihin o ipakahulugan nito? Magaling at mahusay. Ito ang mga dapat nating tandaan. Ano nga ba ang pananampalataya? Ayon sa ating tinalakay noong nakaraang linggo, ito ay ang personal na ugnayan ng tao sa Diyos. Ito rin ay tumutukoy sa paniniwala at pagtitiwala ng tao sa Diyos kahit hindi natin siya nakikita. Ang pananampalataya din ay dapat din nating alagaan upang mapanatili ang mga ningas nito. Katulad ng dalawang tao na nagmamahalan, di ba? Kailangan alagaan nila ang kanilang ugnayan upang mapanatili ito. Ngayon, narito ang ilan sa mga dapat gawin upang mapangalagaan natin ang ugnayan natin kay God. Meron tayong anim. Una ay simula natin sa panalangin. Ano nga ba ang panalangin? Tama. Ito din ay paraan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Sa panalangin, ang tao ay nakapagbibigay ng papuri, pasasalamat, paghingi ng tawad, at paghiling sa Kanya. Kung hindi natutupad ang hinihiling sa panalangin, huwag agad tayo panghinaan ng pananampalataya. Dahil may dahilan ng Diyos kung bakit hindi niya ibinibigay ito sa tao. Maaaring hindi pa ito dapat mangyari o di kaya'y maaaring makasama ito sa tao or makasama ito doon sa taong humihiling. Puntahan naman natin yung pangalawa. Ito yung panahon ng pananahimik or pagninilay. Alam naman natin na sa buhay natin, napakahalaga ang pananahimik, di ba? Ito yung makakatulong sa atin upang makapag-isip tapos makapag-muni-muni or makapag-nilay. Mula rito, mauunawaan natin bilang isang tao ang tunay na mensahe ni God sa ating buhay. Makakatulong ito upang malaman ng tao kung ano ang ginagawa niya sa kanyang paglalakbay tapos kung saan siya patungo, kung ano bang path yung dapat niyang tahakin.
Yung sumunod naman ay pagsisimba or pagsamba. Ano man ang paniniwalaan ng tao, kasi alam naman natin, 'di ba? Mayroon sa ating mga Catholic, may iglesia, 'di ba? May born again Christian. So iba-iba man tayo, mahalaga ang pagsisimba or pagsamba saan man siya kaanib na relihiyon. Ito ang makatutulong sa tao upang lalo pang lumawak ang kanyang kaalaman sa salita ng Diyos. At naibabahagi din natin ito sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mga kaalaman na napulot natin sa pagsisimba or pagsamba. Ika-apat ay yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Alam naman natin na upang lubos na makilala natin ang Diyos, nararapat na malaman ang kanyang mga turo or aral, tulad ng isang tao na nais makilala ng lubos ang kanyang taong minamahal, 'di ba? Inaalam natin ang lahat ng impormasyon ukol dito. So ganoon din ang gagawin natin, 'di ba? Hindi lubusang makikilala ng tao ang Diyos kung hindi siya mag-aaral o magbabasa ng banal na kasulatan, 'di ba? Or Bible nga sa mga Catholic, tapos Quran naman sa mga Muslim. Number 5 ay yung pagmamahal sa kapwa. Hindi maaaring ihiwalay natin sa atin bilang isang tao ang ugnayan natin sa kapwa. Ito ang isang dahilan ng pag-iral ng tao, ang mamuhay kasama ang kapwa. Hindi natin masasabi na maganda ang ugnayan natin kay God kung hindi maganda ang ugnayan natin sa ating kapwa. Mahalagang maipakita natin ang paglilingkod sa ating kapwa. Sabi naman natin, ang pagmamahal sa kapwa, or rather, ang pagtulong sa kapwa is a form ng pagmamahal. So maliit man ito o malaki, basta nagpakita ka ng kabutihan sa iyong kapwa, it's a form of pagmamahal. So pagmahal mo ang iyong kapwa, automatic mahal mo rin si God. Okay? Number 6, pagbabasa ng mga aklat tungkol sa espiritualidad. Alam natin na malaki ang maitutulong ng pagbabasa ng mga babasahin, 'di ba? Na may iba't ibang kinalaman about sa espiritualidad. Ito din ay nakakatulong sa atin sa paglago at pagpapalalim ng pananampalataya natin bilang isang tao. So, alam naman natin mula sa iba't ibang paraan na papalalim natin bilang tao ang ating ugnayan kay God. Kaya dito ay makikita natin bilang isang tao na hindi maaaring ihiwalay ang espiritualidad sa pananampalataya. Okay? Na kung saan ang espiritualidad natin bilang isang tao ang pinaghuhugutan natin ng pananampalataya. At yung pananampalataya naman natin ang siyang nagpapataas ng espiritualidad natin bilang isang tao. Dito ay nagkakaroon tayo ng malalim na ugnayan kay God at sa atin bilang isang tao. Alam nyo ba na meron din tayong tinatawag na apat na uri ng pagmamahal? Ito ay ayon kay C.S. Lewis. Okay? So, alam nyo ba kung ano ba yung mga apat na yon? Tama. So una, ito ay yung tinatawag nating affection. Sabi dito, ito ay pagmamahal bilang miyembro ng isang pamilya, 'di ba? Or maaaring sa mga taong nagkakakilala at naging malapit or palagay na ang loob sa isa't isa. Ito rin yung pagmamahal bilang magkakapatid, pero din natin siya o kaya magkakapamilya. Okay? Ang tawag doon ay affection, ang pagmamahal natin sa pamilya. Pag sinabi naman nating philia, ito ay pagmamahal ng magkakaibigan. Siyempre, bilang magkakaibigan, tayo ay mayroon iisang tunguhin, mayroon tayong iisang goal, mayroon tayong iisang nilalayon or layunin na kung saan tayo ay magkakaugnay. Kung ang affection ay sa magkakapamilya, ang philia naman ay pagmamahal sa magkakaibigan. At ang ikatlo ay yung tinatawag nating eros. Ito ay pagmamahal na nagsisimula sa physical na atraksyon. Siyempre, alam naman natin doon nagsisimula ang lahat, 'di ba? Sa kung ano ang nakikita ng mata ng isang tao sa kanyang kapwa. Ito rin ay itinuturing na romantikong pag-ibig. Kaya't mainam na ang pag-ibig na ito ay ilalaan lamang sa isang tao, which is ang kanyang asawa. So, yung pagmamahal natin sa ating partner, sa ating asawa, ito ay ang eros. Ito parang romantic love siya. So number 4, ito ang pagmamahal ng Diyos sa tao, which is agape. Ayon sa tinalakay natin nung nakaraang linggo, ito din ang pinakamataas na uri ng pagmamahal dahil ito ay ang pagmamahal na walang kapalit or tinatawag nga nating pagmamahal unconditional love. Diba? Ito yung pagmamahal ng Diyos sa atin bilang isang tao. Para sa pag-alam sa mga natutuhan, ngayon ay nabatid mo na ang kahalagahan ng pagmamahal ng Diyos sa inyong buhay. Ito ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang mahalin at paglingkuran ng iyong kapwa. Paano mo kaya maipapakita ang iyong pagmamahal sa Diyos at sa iyong kapwa?
sa mga sumusunod na sitwasyon. So sasagutin ito sa inyong sagutang papel. Pero gagamit tayo ng rubric sa pagawasto. Ito ang ilan sa mga katangian natin para mabigyan kayo ng marka. Una, kumpleto ang ibinigay na sagot. Sumunod, mahusay na pagpapaliwanag. Ang ikatlong katangian ay maayos ang pagbuo ng pangungusap. At bibigyan kayo ng mga sumusunod na puntos. 10 puntos kapag taglay ang tatlong katangian, 5 puntos kapag dalawang pamantayan lamang ang tinataglay, at 1 puntos naman para sa isang pamantayan lamang. So, handa na ba kayo? Tapos, kailangan nating sagutan ang dalawang kolom na inyong nakikita sa inyong screen. Una, ano ang iyong gagawin, at ang sumunod, dahilan bakit ito ang iyong gagawin. Ito ang unang sitwasyon. Mahal na mahal mo ang iyong nanay. Siya ay nurse sa isang pampublikong ospital. Isang araw, nakatanggap ka ng balita na siya ay nahawa ng COVID-19 habang inaalagaan ang mga taong may sakit. Siya ay naka-quarantine at hindi pwedeng dalawin. Pagkatapos ng ilang araw, nabalitaan mo na siya ay binawian ng buhay. Hindi ka nakalimot sa Diyos sa araw-araw at nagsisilbi ka sa iyong simbahan. Sisisihin mo ba ang Diyos sa pangyayaring ito? So ngayon, subukan niyang sagutin ang mga katanungan. Mahusay! Dumako naman tayo sa ikalawang sitwasyon. Isang gabi, habang ikaw ay naglalakad pa uwi sa inyong bahay galing paaralan, may nakita kang isang estudyanteng nakahandusay or nakahalindusay sa kalsada. Siya ay duguan at halos hindi na humihinga. Paglapit mo sa kanya ay namukaan mong siya ang madalas mambuli sa'yo sa paaralan at madalas na napapahiya ka sa marami dahil sa kanya. Ano ang iyong gagawin? Subukan din sagutin ang isa pang katanungan. Magaling! Ito naman ang sumunod na sitwasyon. Araw ng pagpunta mo sa inyong simbahan para magpasalamat sa Diyos, biglang nag-text ang kaibigan mo at sinabi sa iyo na kayo daw ay mamamasyal sa mall at ililibre ka niya. Matagal-tagal ka na din na hindi nakapagsimba dahil naging abala ka sa iyong pag-aaral. Sino ang uunahin mo? Sagutin ang mga katanungan. Mahusay! Para sa pangwakas na pagsusulit naman, ngayong natapos mo na ang aralin, subukin natin ang iyong mga natutunan. Basahin at sagutin ang mga tanong, piliin at isulat sa patlang ang letra ng tamang sagot at gawin ito sa inyong sagutang papel. Susubukan sagutan ang 10 katanungan na inyong makikita sa inyong module. Mahusay! At para sa pagninilay, ngayon ay inaanyayahan kita na muling balikan ang iyong naging ugnayan sa Diyos at sa kapwa. Paano mo ito mapapalago at mapapalalim gamit ang iyong bagong kaalaman at realisasyon sa iyong natutunan? Magtala sa bawat kategorya ng 3 aksyon sa iyong gagawin upang matupad mo ng maayos ang iyong mga tungkulin. Gamitin ang matrix bilang isang gabay, ilagay ang iyong sagot sa sagutang papel. Dito gagamit tayo ulit ng rubrics. Ito ang mga katangian. Una, kumpleto ang ibinigay na sagot. Sumunod, mahusay na pagpapaliwanag. At ang ikatlo, maayos na pagbuo ng pangungusap. Bibigyan ka ng mga sumusunod na puntos. 10 puntos kapag taglay ang 3 katangian at kapag 2 katangian naman ay para sa 5 puntos at 1 katangian ay magkakaroon kayo ng 1 puntos kapag 1 katangian ang itinataglay. So ito ang inyong makikitang matrix para sa pagninilay. Ito ang isang halimbawa. Halimbawa ang tungkulin bilang anak ng Diyos. Ang aksyon na pwede mong gawin ay pagdarasal. Gaano kaya kadalas mo ito gagawin? Araw-araw bago matulog sa gabi at bago kumain. So ito ang ilan sa mga tungkulin na kailangan niyong bigyan ng aksyon. Bilang anak ng Diyos, bilang kasabi ng iyong pamilya, bilang isang kaibigan, at bilang isang Pilipino. Mahusay at binabati kita. Ating ipagpapatuloy sa susunod na linggo ang bagong aralin. I hope marami kayong natutunan, manatiling mabuting tao. Maraming salamat. Paalam!